bago po to our secretary at beloved secretary, Chair Popoy Rivera, Yusef Guevara, Mr. Corona, Mayor Mac, our President Muyong, Engineer Rowan, our regional director, Jimmy Habelosa, all of our friends. This is indeed a wonderful opportunity to say thank you to all and to also share with you the things that we would like to. At ito na po yung blessing, napakaraming blessing, maraming pong salamat. So, I'm not going to belabor the whole process, but I would like to share with you some basic information about the inception, conception, and the forward implementation of the RYPIC. I would also just share very quick snippets of what the POS of PTRI is about. But having said this, if I may invite you to please log on to our website, the PTRI.POS.gov, you will find all of this information there so that you can breeze through the more important elements of what I want to share. So I just wanted to go to some context and perspective. Kagabi po, nabanggit po sa ating governor that value is key. What is value? So pinapakita ko lamang po dito kung nasaan po yung local value added. Kung tayo po ay nagtatahiramang ng damit, mababa po ang value noon. Kailangan yung component, yung laman ng damit ay lang sasamuri natin. So ang ating pagdinignan, makikita din po natin ito sa ating information packets, apat lang po na salita. Capacity, capability, supply, and value. Gusto natin tuhog din yun dahil kung hindi natin siya matutuhog, hindi po natin magagawang kabuuan yung ating gusto nangyari, sustainability. And so, kadalasan po, what we see is natural textile fibers which we treat, which we spin, which we then dye and finish. Pero kung hindi po ninyo nakikita, para pa maging sinulid yung nanggaling sa lupa, napakarami din po pa ng proseso at saka teknolohiya na ina-apply for the purpose. So it is a very tedious process and it does require effort and some science too. The other one, so, examples naman po ito. So ang question po, okay, nakagawa ka na ng sinulid, nakagawa ka na ng tela, eh ano ngayon? Ang dami naman nabibinigan sa mercado. What do you do with it? So what we have to find out now is how do we add more value? You can see that the product is now an improvement. It's better than what is typically available in the marketplace. So ano lang po, mabibis ang mga ulit ko. So kaya po tayo na natural textile fibers kasi meron po siyang demand, both globally as well as domestically. Number one, number two, napakarami po natin source of supply. Agricultural products for the purpose as well as byproducts which are already considered waste. And it is a revealed competitive advantage. To us, this is very telling. Revealed competitive advantage means that we are exporting more than we are importing. Sa Pilipinas po, hindi po maraming ganyang commodities. Typically, we are trade negative. Dito po sa ating item na ito, we are trade positive. So it is a underserved and underdeveloped sector of our industry. In addition, titignan po natin yung ating mapa ng mga handloom weavers natin. We have thousands of handloom weavers. Yung location po nila, nandito po sa mapa na ito, and you can see that Iloilo is, or the region 6 is the third from the top. The Cordillera is first, then you have Ilocos, and then you have the region 6. Ang nakikita po natin dito na correlation, where to listen is very high and strong, so are the handloom weavers high and strong. And so what? So, nakita po natin, meron po tayo, nabanggit po na ating secretary kanina, meron tayong Philippine Tropical Fabric Act. Na ito po, we have 1.5, actually 1.7 million government employees. And if we dress up to 1.5, we need 18 million meters. Dun sa mga nakahabi, alam niya na isang araw, ang nakahabi lamang niya is anywhere from 6 or from 3 to even 6 to 7 meters a day. So paano natin mapupunan yung 18 million meters? Example lamang po ng aming ginawa, nagawa po tayo ng Unicorn Project, nandito po ang ating chair ng Civil Service Commission,
nandito po ang ating Undersecretary Sanela, and they were all very enthusiastic about using tropical fabric, but we need the supply. So ito po ang ating relevance kung bakit po natin kinakailangan magtayo ng yarn spinning facilities. And of course, it is an alternative to the plastic problem. More natural means that we have one less plastic or microfiber in the water system. So ang ating mong address dito, ang ating pong response ay DOST-PTRI Inclusive Innovation TELA Program or ang I2TELA, the Inclusive Strategy, which aims to develop or build inclusive areas or rather integrated areas at the local level, mga ecosystems natin at the localized level, na kung saan nandoon yung source ng raw material, nandoon din yung magpa-process, magta-transform, magpe-finish, mag-re-weave, at yung mga gagamit nandoon din. In the concept of you use what you produce, and you produce what you use. Ito po yung palagay namin updated version ng OTOP, Our Town, Our Product. So yung source or yung sense of belonging and the sense of pride in what you produce is made even stronger. So nakita po natin na kapag tutunugin natin kung saan maraming nagbibili, nasaan ang source ng material, maaari po natin sa i-consider na potential right pick or RYPIC. Sabi po ni Yusek Gev, maganda yung right pick kasi it is right for the picking already. Ito po yung kanina panimula po namin, pero nakita po natin sila po ay nakakagawa na ngayon ng mga sinulit na maaari po natin gawing tela. So, forgive me for this example, kasi po hinahasa pa namin yung mga figures namin. Pero ito po yung example, halimbawa lang po, in another planting material, the bamboo. Gusto ko lang po ibahagi na kung titignan natin yung cost mo mula sa fiber, na ginawa mong sinulit, na ginawa mong tela, na maaari mo na siya ngayon na dahil na, yung value proposition, nakikita mo na it is actually very much an upward curve. So kailangan po natin makita that there is a lot of value that is added at the back end as well as that is on the front end. But you need the processing in between to be able to do this or to realize this. Ito po yung ang aming pong secretary po namin. So ito niya yung isa namin pinag-alap ng material which is also made of cotton blended with bamboo. So we have a lot of promise, a lot of potentials. We are very grateful and very inspired and very happy and very encouraged to be here with the partnership that we have with the ISAFU, as well as with the local government unit, our DOS regional office, and our great women industry partners. And we are looking to see how we can find other areas of collaboration and cooperation. Ang pinaka-importante po, the elements that were cited, they have to be present because we are after sustainability. We really want to see this work and we want to have pockets of industrial areas that can help fuel the Philippine tropical fabric and in that sense, magdadamitan po ang karamihan sa atin na instead na 90% imports, 90% domestically produced. Yan po ang gawang Pilipinas, galing Pilipinas. Maraming salamat po.